Yo! Shoutout sa inyong lahat, mga pamangkin! Siyempre, salamat sa Diyos at may isa na naman tayong mabuting pagkakataon para makapag-vlog. So, ang topic natin ngayon is about reuse content. Ano nga ba ang reuse content? Kasi itong reuse content, no, parang may similarity siya dito sa copyright claim, pero ang pinagkaiba kasi nila, itong si copyright claim, copyright strike, ang nagbibigay ng claim ay yung gumawa rin ng video niya na sinasabi na, oy, video ko yan. Diba? Hindi naman kagaya dito sa reuse content na si YouTube mismo yung nagsasabi sa'yo na, oy, bawal yan. Ayun yung pagkakaiba ng dalawa, okay? So, sa copyright claim, walang pakialam si YouTube kahit gumamit ka, unless may magreklamo na gumawa ng video or may magreklamo na ginamit mo yung music nila. Ayun yung copyright claim. Pero ito yung reuse content, yung system mismo ni YouTube ang nagtatrabaho para ma-detect yung mga ginagawa mo na reuse content. Okay? So, siguro, nagtatampo ka na ngayon at masama yung loob mo kasi malamang may reuse content ka at kaya nakalkal mo itong video na to. Diba? Pero, dapat hindi ka nagtatampo kasi dapat na-appreciate mo pa yung ginawa ni YouTube na yon. Kasi, kung isa kang video creator na gumagawa ng video, syempre, mas ma-appreciate mo yung ginagawa ni YouTube. Kasi, alam mo, kapag may gumamit ng video mo, madidetect niya. So, halimbawa, ikaw, nagpapakahirap ka gumawa ng video, pakahirap ka ng pakahirap. Tapos, merong isang individual na kukuhanin lang yung video mo. Diba? Diba hindi maganda? Diba? Can you imagine that? English yun. So, bakit nga ba nagkaka-reuse content? No? Ang reuse content ay halimbawa, kumuha ka ng isang video. Halimbawa, itong video to, kinuha mo, tapos in-upload mo sa channel mo. Automatic yan. Or kahit kalahati lang nitong video ko, kinuha mo itong video na to, tapos in-upload mo sa channel mo, automatic yan. Reuse content. Ang pagkakaiba din nila kay copyright claim at itong reuse content, ang pagkakaiba nila, sa copyright claim, kaka-upload mo pa lang ng video mo, sasabihin na kagad sa'yo ni YouTube na may na nag-claim na kanya yung music or yung video na ginamit mo. Yan yung copyright claim at yung copyright strike, dyan mo nakukuha yan pagka-upload mo pa lang. Habang ito namang serious content, malalaman mo lang siya kapag nag-apply ka na sa YPP. Okay? So ano yung YPP? YouTube Partnership Program para ma-monetize ka. No? Doon mo pa lang malalaman. At ang pagkakaiba pa dito, sa copyright claim, sa copyright strike, sinasabi din ni YouTube kung bakit at saan video ka nagkaroon ng copyright. Hindi kagaya dito sa reuse content na hindi sinasabi ni YouTube kung alin doon sa video mo. Kung halimbawa mayroon kang 100 videos or 50 videos, i-check mo lahat yan isa-isa. Diba? Hassle. Kaya mas mabuti iwasan mo na yung reuse content. Number 1 yan. Pinaka the best. Iwasan mo na. Gumawa ka na lang ng sarili mong video. Tapos, ayun na lang i-upload mo. Diba? Mas maganda naman yun. Kung halimbawa, hindi mo talaga maiwasan, no? Ano ba, gumagawa ka ng mga commentary. Ayan, pwede naman yan. Basta, yung gagawin mong commentary, sisiguraduhin mo lang na may matututunan din sila sa video mo. Hindi yung, ayan, basta ka mo ginagamit yung video ko, tapos maglalagay ka lang ng maliit dyan yan. Maliit na square dyan, lalagay mo lang yung mukha mo. Kasi mo, ah, ganun pala yun. Ah, okay. Oh, ang galing. Yung mga ganun. Hindi ganun. Pasok pa rin sa copyright yun. Dapat may bago silang matututunan. Dapat may bago silang, parang ano, parang nag-transform talaga. Diba? Parang si Power Ranger nag-transform. Parang nag-iba na. Pero nandun pa rin yung video at may matututunan silang bago sa ginawa mong video. Hindi yung maglalagay ka lang ng square dito. Hindi ganun. Tapos, okay. Oh, maganda. Okay. Hindi ganun yung commentary. Okay? So,
ayun lang kung hindi mo talagang maiiwasan. At kung sa mga gumagamit ng TikTok videos, kalimitan din yan. Diyan din sila nakakakuha ng reuse content. Ayun kasi ang hirap kapag ka ikaw ay bagong YouTuber, wala tayong alam. Kuha lang tayo ng kuha sa kung sino-sinong nagbabiral. Diyan ba may nagbiral? Sa kaliwa, kinuha mo, in-upload mo sa channel mo. Tapos, may nag-viral na naman sa kanan, kinuha, in-upload mo na naman sa channel mo. Akala mo yung channel mo nagiging healthy, mali pala. Babawiin din pala ni YouTube yun sa bandang mo. Kaya mas maganda. So, halimbawa, ganito. In-upload mo. No? Tapos, nagka-reuse content ka sa isang video. Nag-viral. Nakakuha ka dun sa video na yun, 1,000 watch hours. Tapos, nag-apply ka ngayon. Alam mo na may reuse content yon pero tinuloy mo pa rin. Or let's say, hindi mo alam, nag-apply ka. At napagdudahan mo na yung video talaga na yun, dahil hindi naman sa'yo yun, nire-upload mo lang, nakakuha ka ng 1,000 watch hours, buburahin mo ngayon yan para ka ma-monetize, di ba? At pag binura mo yung video na yan, lahat ng nag-watch doon, lahat ng nakuha mo na watch hours doon, tatanggalin din ni YouTube yon. Kung meron kang 4,000 watch hours, kasi mag-a-apply ka na, tapos 1,000 watch hours yung nakuha mo doon, sa video na didelete mo, mawawala din yung 1,000 watch hours mo. So sana naunawaan mo. So paano ka makakaiwas sa reuse content? Gumawa ka ng sarili mong video, yung ikaw mismo yung nagsasalita, yung ikaw mismo ang naandyan sa video mo, at huwag kang kuha ng mga clips ng ibang tao, lalo na yung mga sikat na YouTuber. Okay, so ayun lang. Tsaka yung mga TikTok videos, iwasan mo na din mag-upload, lalo na ngayon, napakaigpit na ni YouTube. Kung nabalitaan mo, siguro, alam mo na siguro to kasi YouTuber ka. Alam mo na mayroon na tayong YouTube Shorts. O diba? YouTube Shorts ay ginawa ni YouTube para tapatan si TikTok. Kaya kung mag-a-upload ka ng TikTok videos dito sa YouTube mismo, mag-isip-isip ka na. Diba? Ayaw ni YouTube na may mga pakalat. Well, nung una, mga nakalusot pa. No? Pero ngayon, may shorts na. Pinapatan na niya yung YouTube, ay yung TikTok. Wala na. Kaya mag-ingat na tayo. Lalo na kung hindi pa tayo monetize. Tapos, nagpapakahirap tayo gumawa. Baka pag-apply natin, hindi tayo ma-monetize. Sayang ang pagod. Maliban kung hindi ka naghahangad ng kita. Gusto mo lang gumawa ng video. Okay lang 'yon. 'Di ba? So ayan, para maiwasan yung reuse content, gumawa kayo ng sariling video. That's it. Okay? And syempre, wala na tayong ibang pasasalamatan kundi salamat sa Diyos. Bye-bye.